The voice of the Spirit has called countless numbers of your children to follow the footsteps of your Son. In honor of the Lady of the Most Holy Trinity, I do make perpetual promises to you, obedience, poverty, and chastity, according to Zion of Our Lady of the Most Holy Trinity. Nakilala ko ang Society of Our Lady na ako'y nakapasok na bilang aspirant. Walang mga search-in and hindi nakapag-attend ng vocation campaigns. Bas na lamang ang aking bibig na nagsabi sa aking kaibigan na gusto kong mag-take ng exam sa seminaryo. At nagkataon namang siya ay naghihintay na lamang ng kanyang simula sa formation. At siya ay ang nagabay sa akin sa center ng Seoul upang mag-take ng exam. At pagkatapos ng exam, ay kagad akong in-interview ng vocation director na siya rin aming naging formator sa aspirancy. Itinagpatuloy ko ang aking formation sa philosophy, novitiate, at ngayong nasa theology. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ko pa rin ibinibigay ang aking sarili sa formation ay ang aking kasiyahan kasama ang community. Iniwan ko man ang aking ama, ang aking ina, mga kapatid, mga kaibigan at iba pang mahal sa buhay, lahat ng tao naman na kung saan man ako naroroon ay aking nagiging ama, ina, mga kapatid at mga kaibigan. At sa mismong Salt Community ay naramdaman ko ito. May kasiyahan sa aking puso, sa aking sarili, naisiping nandiyan ang community sa pagsuporta at paglangay sa iyo. Ang naging intention ko lang naman noon sa pagpasok ay upang ma-develop ang pagtugtog ng gitara. At anong tuwa ko na lamang na nangyari ngayon. Subalit ang Diyos pala ay may ibang plano. Hindi lang pagtugtog ng gitara ang ibinihagi niya sa akin, kundi pati na rin sa iba pang mga instrumento at sa larangan ng art at sa iba pang mga karunungan. Kung noon gusto ko matuto, ngayon ako ay ginamit niya upang ang iba rin ay matuto. At masaya ako ngayong ibinabahagi ang ipinagkaloob niya sa akin kasama ang mga kasamahan sa community. At mas laging mas mabilis ang aking kaalaman dahil sa mga members ng community, ang mga pare, mga madre, mga brothers, at ang aming mga lay. Ang sabay-sabay na pagmisyon ng tatlong bokasyon na ito, ang siya ring nagbigay ng inspirasyon sa akin. Hindi dahil sa may kadamay ka sa iyong mga kahinaan, kundi higit dahil nakikita mo na kailangan mo sila at kailangan ka nila sa pagmisyon. Bilang sarong esposa ni Kristo, gamot inyong mga ginigib ko para sa Diyos. Kumbaga, kung ikukumpara ka sa luwas, ginigib lang ninda para sa pamilya o sa nagkapirang tao. Pero kung ako, iniginigib ko para sa gabos, as in para sa mahal na Diyos. Ngunita, namumutan ko ang Diyos. Namumutan ko si Kristo bilang esposa ko. Kaya ito, barkada ko lang siya, no? Pero nag-profess na ako, naging esposo ko siya, and syempre, naging, kumbaga, ako sa iya, as in, aram ko na siya, yaon mo sa kuya. Ini ang regalo o biyaya na kinawan sa kuya ni Kristo bilang sarong esposa. Commitment ko sa iya, as in, sa tao, sa panahon, as in, bilang ako, esposa ni Kristo, na mahiling sa kuya na
ma-inspired man sila or mahilim nila sa kagayunan kung saan si Kristo namumutan silang mahal. Inulita, alam bang saro, special man sa mahal na Diyos. At in, mas iyan ang namamatian ko, lalo na mo niyan, na kan ako naging esposa ni Kristo, mas namamatian ko na ako special na mahal. The only thing that I want them to know is Jesus also loves them. Dito sa community sa soul, yeah, also, kumaga, iba-ibang pamilya, hali, ano, sa mga member, padi, madre, seminarista, lay, mahiling sa community as a family, na pag-uma, sa pagmundo, gabos na iya na since sa panahon ko, mahiling ang lambang saro na sararo, ano sararo, as in sarabay na nagtatrabaho para sa mahal na Diyos, as in para sa kakaray ng lambang saro. Sa totoo lang, close kaya ako sa mama ko, ano? So, talaga, medyo, sa primero, ano, grabing kapungawan, may nahiling kang, ano, visible na ikaw ka talaga ina. Pero pag naglaw na ako sa community or sa religious life, wala man akong ibang tiko-consider na ina na kundi si Santa Maria na talagang nag-aataman sa kuya sa kada minuto at in oras kang buhay ko. Lalong-lalo na, gabos na kapungawan ko sa ina ko yung kalitik na tapo kay Arlene, mahala ka na sana. So, I always, kumbaga na, sabi ko, Mother Mary, gabos na mga, kumbaga, siya ang nagpapanukan, pagiging, ina niya para sa kuya. The only thing I want to is to do my best. And I know God will do the rest. Dito, kabila ako dito sa Iglesia Team sa The River, meron kaming regular schedule, prayer time, and other activities. So, meron po kaming counseling office. So, kaminsan-minsan, meron po kaming counselist na tinutulungan. Tumutulong din po ako sa inom. Tapos, sa Diocesan Family Life Ministry, tumutulong din po ako sa counseling program. So, nabibigay po ako ng seminars. Tapos, tumutulong din po ako sa religious store. Every Sunday, tumutulong po ako sa pagtitinda at nakikihalubilo sa mga tao doon, sa mga parishioners. Tapos, pwedeng makatulong, tumutulong po ako. So, may mga karanasan po ako na nakikita ko po yung tawag ng Diyos ng isang laiko. So, masaya po ako naglilingkod sa kapwa ko, nagbibigay ng lakas sa buhay ko. Usually, sa umaga, unang ginagawa namin ay magdasal. Tapos,